Ito po ang ating ayan. BTS Bayaning Super Party List. Ang ating isinusulong muna kaligtasan sa daan at yung ating mga bayaning super, no? Kasama po sa ating programa yung pagsusulong, halimbawa doon na lang po sa legalisasyon ng mga habal-habal o rito po yung ating single motorcycle taxi, no? Pangalawa po sa isulong natin programa yung pong magkaroon tayo ng batas against road rage, no? Dahil nakita po natin sa panahon niya, wala po tayong batas patungkol sa road rage. Meron lang tayo pag may mga nababasa tayong mga pangyayari, administrative violation, suspension ng driver's license, kailangan po natin mag-criminalize po yan. Pangatlo sa isusulong po ng BTS Bayaning Super, integration ng road safety education sa ating grade curriculum. Dahil naniniwala tayo na ang disiplina sa kakalsadaan ay isang anyo ng ating kultura bilang mga Pilipino. Yes, Tony Alex, hindi lang dyan natin nililimitahan ang service yung kayang ibigay ng BTS Bayaning Super. Hindi lang para sa driver at mga sabihin na natin mga mananakay ito. Siyempre, pro-protection din natin ang trabaho ng mga traffic enforcer. Diba? Kasi mahalaga rin po sila sa ating, siyempre, pagpapatupad ng batas. Dahil sa kanila po, natututo tayong tumisiplina. So, at siyempre, para mangyari yan, kailangan maging unified ang ating mga batas. No? Nalilito yung mga traffic enforcer natin, hindi lang publiko. Dahil iba ang batas sa student nito, lumipad ka ng konti, iba na rin. So we're trying to have a unified code para sa ating Pilipinas na may incorporate dyan ang talagang road safety. Lagi nating sinasabi na, oy, imbestigahan natin, may namatay sa hazing, sa ganito. Imbestigahan natin, may namatay sa road rage. Pero araw-araw po, ilang tao ang namamatay sa kalsada pero hindi natin iniimbestigahan ang road safety, hindi natin iniimbestigahan ang kapakanan ng ating mga tsuper. Unang-una, isa tayo sa halos nakakainis na tayo ang isang bansa na wala tayong truck stop. Yung mga tsuper natin parang hindi binibigyan ng kahalagan. Gumagamit din ng banyo po yan, tao rin po yan, no? Kailangan meron tayo mga pasilidad para sa kanila makapagpahinga. Hindi yung nagmamadali silang umabot para sa truck ban. Kaya nangyayari, nagkaka-aksidente tayo. Iba dyan puyat pa. Dapat may lugar talaga sila makakatulog. Iangat din natin ang antas ng ating mga tsuper, no? Mga kaibigan, alam mo, ingrained na po sa atin sa Pilipinas kasi nang aalipin tayo, no? So kailangan umangat din yung tinatawag natin ang kapakanan, yung karapatan, at yung benepisyo ng ating mga tsuper. Ang tsuper po, yan ang kalsada natin, yan ang tinatawag natin na lifeblood, yan ang mga ugat ng ating bansa. Tandaan nyo, wala ka mabibili sa kuryente kundi dinala ng tsuper doon. Hindi ka makakapunta na simbahan kundi ka dumamit ng kalsada. Ang kalsada po ang talagang lifeblood. Diba? Yan ang mga ugat ng ating bansa. Malangalagaan natin yan. Pag naayos natin yan, marami po tayong maaayos na ibang mga sangay-sangay, na ibang problema pa ng Pilipinas. Okay. BTS! BTS! BTS!